Hindi napapanahon. Sa edad na 21, sinugo ang buhay. Ang kanyang malungkot na paglalakbay na hindi na matanaw. Una, sa dami ng aking kilala, taglayang di mabigkas na pangarap. Di maipakitang pagmamahal. At kahit paggaraan ng maraming pagsubok, sa gitna ng nagaganap na usok sa umaga, maniwalat dili, panghihina, pagbagsak. Ano ang naiwan? Mga naikwadrong larawang guhit, poster at larawan, aklat, talaarawan at iba pa. Wala nang dapat ipagbunyi, ang masaklap na pangyayari, nagwakas na. Sa pamamagitan ng luha, naglandas ang hangganan, gaya ng paggunita. Ang maamong muka, ang matamis na tinig, ang halakhak at ligayang di malilimutan, walang katapusang pagdarasal. Kasama ng lungkot, luha at bighati bilang paggalang sa kanyang kinahinatnan mula sa maraming taon ng paghihirap sa pag-aaral at paghahanap ng magpapaaral. Mga matay na nawalan ng luha, ang lakas ay nawala. O ano ang naganap, ang buhay ay saglit na nawala. Pema, ang immortal na pangalan. Walang imahe, walang anino at walang katawan. Ang lahat ay nagluksa, ang burol ay bumaba, ang bukid ay nadaanan ng unos, malungkot na lumisan ang tag-araw. Kasama ang pagmamahal na inaalay, ang isang anak ng aking ina ay hindi na makikita, ang masayang panahon ng pangarap.